sir, pa-initial po, paano natin na-aresto si Lumi at yung mga kasama niya? Yes, almost 1 month na namin sinusubaybayan lahat ng mga gigs niya. Nagsimula ito sa isang confidential information na ipinarating sa amin na alam kung ano yung mga ginagawa niya. Actually, malapit ito sa kanya, kay Lumi, no? Itong si Marlon. So, from there, nakuha namin yung informasyon at doon kami nagsimula ng mga kung ano yung mga susunod na gagawin. Then, na continuous na binibigyan kami ng mga informasyon kung saan yung mga susunod na gig niya, kung sino yung mga kasama niya, kung ano yung mga sakyan niya, at kung ano yung sistema nila. So, infinite lahat sa amin yan. Then, comes yung bago magkatapusan ng August, nagkaroon siya ng gig dito sa Makati. Pinuntahan ito, pinuntahan ng mga operatiba natin. Yun na yung mga karoon ng contact sa kanya. So, na-confirm at na-validate ng mga ating operatiba ng STEO yung kanyang mga activities. But during that time kasi, hindi pa prepared yung STEO. So, hindi pa namin na nakukuha lahat ng informasyon na makuha namin para isagawa yung isang bypass. Noong September 7, karoon ulit siya ng isang gig dito sa Makati. No? Hindi siya namin siya subaybayan. Dahil biglaan na binigay sa amin yung informasyon at hindi kami nakapag-prepare. Ngayon, meron siyang activity dito uli sa Makati. Kung makikita nyo, puro Makati. Then, tumutugma ito sa lahat ng informasyon na binigay ng ating informant na karamihan ng mga activities niya ay ginagawa dito sa Makati. At isinasabay niya yung kanyang pag-redistribute ng mga ganitong klase ng kontrabando. Itong course na ito, itong high-grade marijuana. So, ikinasa namin itong bypass operation at pag nagkasunduan, meron silang usapan. May makikita nyo mamaya sa mga usapan sa cellphones at saka ano, na pinag-prepare kami ng 100,000 na halaga dahil yun ang kapalit ng kanilang bibigay na marijuana na push. So, dumating yung oras, dito ang usapan, dito sa building na ito, at yun nga, isinagawa itong bypass operation para magkaliwaan lang. Then from there, dahil alam na namin lahat ng mga information kung ano yung style nila, ano yung sistema nila. So we were sinigurado namin na may dala-dala siya bago namin inabot yung pera. At yung anong kaliwaan ay sinagawa ng kagad itong pag-uuri sa kanila. But during gig ba ang bentahan o bago mag-gig? Paano ba, sir? Merong kami mga information na isinasabay ito. Ginag-consider before, or during, or after. Itong nangyari dito before the activity na sasagawa niya dito sa Makati. Kasi dumating sila, nag-park sila dito, ito yung kanyang sakyan, yung Subaru na kulay red. From there, lumabas sila, dumating na ating operatiba na mga postal buyer at nagkaliwaan nito. Ito yung ating mga inanda na bypass money, yung iba dyan, budel money. At ito yung mga nakuha natin sa kanya. Ito yung sistema niya, no? Binigay niya itong mga item dito sa loob. Mga nakagandang. So, isiniksik niya itong 15 sa chase na ito. Itong mga 15 keypads na ito na mga push dito sa maliit na kahon. At yung kahon na ito, nakatakit at pinalag na parang bigano. Parang bigano. So, nung inabot itong pera, at inabot na rin ito. Hello? More than a month. Almost a month na namin siya pwede. Update kami sa mga informasyon at very reliable yung ating pinagbigyan dahil kasamahan nila. Nanlaban pa raw, sir? Isa sa kanila ay nanlaban. Nagsuntukan yung pusing buyer. Dahil nung sinabing tumapa na pinapatapa sila, siguro hindi nila akalain na ang transaction nila ay isang pulis, bigla sila, nasuntok niya yung ating pulis. Isasama na rin natin sa ikakaso natin sa kanila. Nakakasama ng loob dahil personally kilala ko yung tao. Maraming nag-idol sa kanya. Meaning, madali siya makahikayat sa mga nag-idolize sa kanya. Dahil sikat siya, at talagang napanood ko itong mga ibang at narinig ko itong mga kanta niya ay talagang magaganda ang ano. Yun nga lang, nagamit niya sa ibang
hindi natin alam na meron pala siyang mga activities sa Manila. So mga artist na katulad niya, sir, anong kinagbibigay? Yes, meron naman tayo mga listahan sa kanila. So sinusubaybayan din sila. Kumukuha lang tayo ng timing para magawan din natin ng action, tamang action para sa amin. Ito, tama lang ito para hindi na, lalo na dito, kasi karamihan ng gig ni Loni ay nang ginagawa dito sa Marami. Yes, may mga conversations tayo, ipapakita namin. Hindi namin lahat may bibigay sa inyo, pero during the inquest ay inalagay namin lahat. Kung paano nagsimula, kung paano namin ito kilala. Meron kami mga pictures dun sa mga kids niya, yung mga previous, kasama siya. Okay, sir. Pwede ba nating... Luni, pwede ka ba ma-interview? Bigay mo naman yung side mo. Oo. Sige, lapit ka rito. Pwede mo i-deny, sige. Lapit ka rito. Oo. Ano ba na... Lapit ka rito para ma-ano. Sige, ma'am. Okay lang. Yung cellphone daw niya na yan. Hawak-hawak. Yes, yes. Naka-post po yan sa social media. Kaya tumuray naman yan. Nakikita naman yung relative natin. Naka-post po yan sa social media account ko. So positive na nagpunta kayo dito. Cancer patient, leukemia, Sean yung pangalan niya. Tapos pagdating namin dito sa parking lot, bigla na lang kami tinuyog ng mga 20 to 30 guys. 20 to 30, hindi aabot ng 20 yan. Hindi aabot ng 20 yan. It's an estimate. Yeah, sure. For now, I cannot say who's that kasi we're all disoriented sa mga nangyari. Pero we're very honest, we're very clear. God is our witness. Pumunta kami dito para sa birthday ng my leukemia patient. My friends, my followers on Instagram know that. I posted that Facebook.